lesson 20 tayo ng ating iPhone and iPad repair. Ang lesson 20 natin ay tungkol sa iPhone X display diagnostic and maintenance. So, sa pag-maintenance or pag-repair ng isang display ng iPhone X ay may sinusunod tayong procedure. So, una sa procedure natin is kung talagang walang display, usually, ang unang-unang dapat natin gawin is magre-replace tayo ng screen. Kasi wala nga display yung unit eh. So, kung makapag-replace na tayo ng screen at wala pa rin display ang ating iPhone, specifically iPhone X, kung hindi natin na-resolvehan yung ganung problema, mag-check tayo ng cosmetic check kung tawagin or yung physical appearance niya. Katulad nung nabanggit natin nung nakaraan sa water damage, halimbawa, kaya ayaw mag-power on, may pagkakataon na kaya wala rin display yung ating unit dahil dito sa water damage na problema. So, magko-cosmetic check tayo. Isa yan sa pwedeng dahilan kaya ayaw mag-display yung ating unit. Or may mga components nga na damage, so kailangan check muna natin siya using digital microscope. So, kung normal naman at walang problem sa ganong situation, magme-measure tayo na tinatawag na diod value ng J5700 connector. Yung J5700 connector, ito yung J5700 connector, display connector. Dito nakakabit yung ating OLED screen or OLED display screen. So, lahat ng pin na to, ay i-check natin kung normal ba yung diode value nung bawat pin. Sa schematic, ang J5700 ay may mga related pins. So, kapag kinlik natin siya sa diagram, dapat lalabas yung value niya. And then, may mga related components siya na nakakabit. Halimbawa, pin 1. Yung pin 1, may related SMD components nakakabit. So, kapag hindi normal yung value nung mga SMD components na nakakabit dito sa bawat pin, kasi pag nag-click tayo ng pin, lalabas dyan may mga SMD components lagi na mga related sa kanya. So, kada pin yan, at pagka-click natin, may mga value siya, diode value and voltage value. So, kapag hindi normal, halimbawa, nag-click tayo ng isa, pin 1. Ang pin 1 ay merong SMD components na inductor na meron siyang 25%, 33 ohms. Ngayon, sa voltage value niya, ay sa diode value niya, or halimbawa, itong capacitor na lang, may value siya na 220 picofarad kasi. So, ang nilabas na value niya is sa kanya mismong capacitor value. May mga instances na halimbawa, ang diode value niya is 450, mga ganun. Ngayon, kapag ang value nito ay below 400, let's say 200, so hindi normal yun. May possibility na sira yung nasa pin 1 na related components, so kailangan natin siya i-replace. And kung halimbawa, lahat ng pin na check natin at normal naman, lahat ng pin ng J5700 this OLED display connector, okay naman yung mga pin, proceed tayo sa next step. Kung normal naman, pwede pala natin i-turn on yung ating phone or iPhone X na nakakabit yung display, yung OLED display screen. Naka-attach sa kanya. Ngayon, ang gagawin, magbo-voltage tayo. Magbo-voltage check naman tayo dun sa mga pin. Halimbawa, pin 2, dapat ang voltage value ng pin 2 is 4 volts. So, halimbawa, ito yung pin 2. Ngayon, ang voltage value dapat niya, according to our procedure, dapat 4 volts. So, ang pin 1 is 1.8. Ang pin 1, ito yung pin 1 niya. Ang pin 1 is 1.8 volts. Kung normal naman, proceed tayo dun sa mga ibang related pin niya, katulad ng pin 8, pin 12, and pin 5. Itong mga pin na to na connected sa na pin ng J5700 OLED display connector, sila yung may mga
designated voltage na kailangan nating i-check. Kung abnormal ang voltage na na inilalabas nila, may railings na tinatawag katulad nito. Ayan. Maaring may sirang SMD components nga kaya ayaw niyang magbigay ng tamang voltage dito. Ito yung procedure na voltage ano naman tayo dito, voltage check naman tayo na naka power on yung unit. Yung kanina hindi naka power on yung unit kaya nakakapag-test tayo ng diode value naman. Kung normal at okay naman yung voltage natin dito, yung measurement ng voltage niya, proceed tayo sa next step. Baka pwedeng palitan na natin yung mismong display connector. So ito palang display connector na to, napapalitan pala to. Sa tamang procedure ng paghihinang, pwedeng tanggalin to para makapag-replace tayo kasi baka deform na. So baka may problem na kaya ganun. Ngayon, halimbawa, nakapag-replace na tayo. So nagawa na natin yung mga step, yung last step. Kaya pala ayaw mag-display yung iPhone X. Baka damage na yung CPU. CU1000. Ito yung CU1000 na CPU. Ito yung number niya sa diagram. Kasi ang CPU ng iPhone X ay naka-integrate yung GPU chip niya sa loob. So kapag damage na to, wala nang lalabas na display sa OLED screen natin. Kasi maaaring may problem pala yung GPU chip na naka-integrate sa CPU. So ang isa sa pinakang best way para magawa ng paraan, pwede siyang i-revolve, baka nga umangat lang siya dun sa pinakang banting pad na tinatawag, or totally damaged na yung CPU. So kapag ganun, pwede natin siyang palitan. Yun yung last step na maaring pinagmumulan ng no display ng isang iPhone X. So sa ganung pagkakataon, maaari nang mabuhay or mag-power on ng maayos or magbigay na ng display yung screen ng isang iPhone X. So yun lang sa ngayon mga kuya, and kita tayo sa next lesson. Maraming salamat.